nabi dan Allah. Masih tinggi kami di kapal Pak Didi. Pak Gunaga, nabi kaya yang saya bilang. Ya, ini lagi Gunaga masih mulai. Saya juga berpikir di Gunaga. Bagaimana hari ini yang menyebabkan untuk 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 saat ini lagi
Because the power of influence, no one goes alone to heaven or hell. Then sa kapangyarihan ng influence niya, wala daw pupunta sa impyerno o sa langit na nag-iisa. At sigurado meron siyang may influensyahan. Either na papunta sa langit o papunta sa impyerno. Kaya yung influensya ay isang paraan para kayo mapabuti at isang paraan din para kayo mapahama. Kaya sa kapang ito, ang Iglesia ng Diyos ay ipakinggan ng influence. Sapagkat ang Iglesia ng Diyos ay tinayo ng ating Panginoon noong unang pamanahon ng nating minsay, yung ating little Iglesia na Diyos ay tinayo ng ating Panginoon. Diba? Sa bawat kapo pinag-uusapan ito eh, diba? Nasa kapanahon ng nag-uusapan ito, ang Iglesia ng Diyos. At maka-influensya sila ng maraming mga tao. Noong mga naliitas, ligo-ligo, di ba? Dahil influensya ng mga Kristiyanong tumanggap sa ating Panginoon. Kaya na ang Iglesia ng Diyos, o kahit ang ating Panginoon, meron siyang influensya. Di ba tinabi sa Matthew 13:3? Sinulisan niya sa kailangan siyang karinhaga. Ang aharaan ng langit ay tulad ng tipatula na kinuha ng isang babae at binago sa tatlo na hari na hanggang sa ito ay nalibalatuhan ang lahat. So, ibig sabihin, ang Iglesia ng ating Panginoon ay parang nalibalura. Kaya ito rin ang preserve ng mundo nito. Meron pa rin influensya ang kingdom o ang Iglesia ng ating Panginoon. Kaya sa mga nito, we're secular people like priests, di ba? Yung mga pare, di ba? Maraming din sila sa influensya. Kaya lang na hindi magaganda. Makikita natin yan, ano na mga buhay, kung ano yung buhay ng mga kanila, yun ang buhay nila, mga pare, di ba? Yung influence the people, kung paano mamuhay. Kaya ang kamangyarihan ng influence sa mundo ito ay dalawa lamang, tandaan natin. Una natin dalawa ay yung ibig influence. Alam na when you have gone astray, so be the influence. Marami ang napahamak dahil sa masamang influensya. At maraming nagguro sa ngayon na wala ng buhay dahil sa maraming masamang influensya na siya. Kaya na sabi ko sa 1533, Lord, kayong padaya, ang masasamang masama ay tumisira ng magandang ugali. Kaya may pulpa na tayo sa ating mga kasama na maaaring sila yung magdadala sa atin o mag-influence sa atin para tayong mapunta doon sa kapahamakan. Kaya nga sa isang power of influence, yung even ng even influence na ito. Kaya dito sa Biblia, nakita namin sa unang pagdalawahan ng tao ng ganun yung influence. Makita natin si Eva at saka si Adam. Alam niyo si Eva, na influence niya si Adam na kainin yung bunga ng punong kahoy na dapat hindi kakainin na ito yung inutos ng Diyos. Lalo niya si Eva, in-influence niya si Adam na kumain ng pagkain yung kaya na nangyari. Kaya niya yung na-influence ang mga tao sa pagkawa ng kasalanan. Kaya nga, walang magandang itutulog ang ibig at ibig sa buhay ng tao. Siya yung mapapahama. Kaya nga, ano nangyari sa mundo natin nung na-influensya ni Eva si Adan? Pero kung si Adan si Eva lang siguro kumain at hindi kumain si Eva at si Adan, maaaring hindi ko kakataon pa siguro na pero hindi eh. Hindi ang plano talaga eh. Na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan.
Dan dikirukan tapi kebangunan ini kemana-mana. Karena ini kayu bisa diorang sendiri. Jangan para kayu kami begini mulai dengan jatuh kelas dari pasir. Oleh karena itu seperti ini dan pihak yang berbeda. Jadi ini nah itu kan jalanan yang mengaitikan. Itu yang berbeda. Kita dengan mengalami apa pasangan itu semuanya yang mengalami Herodes sebab arti Herodes apa yang pada ini semua pasti dari jiwa rasanya profet semua terutama sama yang lupa sama yang mengalami sama yang terkali ini kelebihan yang siap berarti yang membawa kunci patahin Tihuan, tinubutan ng ulo. Kaya napakahirap kahit loyatuhan ng isang masamang tao na kahit hindi mo gustong gawin kung natupan sa pagkakataon na nurutos na sa'yo wala mga luwa. Kaya kung mga bagay, kalilangan nyo pala ng masama na layuan natin kasi yung loob ng Biblia. Ha? Pag hindi tayo ngayon sama-sama, na-implorasyahan tayo. Diba? Kaya sabihin mo ikaw ay malakas sa ating Panginoon, pag ang pakso, sabihin nga hindi mo nilaloan, baka na-implorasyahan ka gawin ng isang bagay na hindi kalawagan ng ating Panginoon. Alam niyo, Jesus was, pinapin niyo niya yung mga ganap-pangahalat. Yung mga sumaaral ng Saduceus sa mga Pariseus. Ang dati ng natin sa mga 49. Dati 16. Yung na ginagalaan ng ating Panginoon na kanyang mga alagad na magsiisap sa ipaguran ng mga Saduceus at sa mga Pariseus. Hindi pa kaluwaan dito ng mga alagad. Kung ano yung pinag-iikap sila sa ating Panginoon. Pero sinabi ko siya to sa turo at aral ng mga Saduceo siya pinag-iikap. Mukhang ka-influensyahan sila sa aral na ito. Kaya tayo sa hamang ito, careful tayo sa ating mga pinapakinggang aral. Baka ma-influensyahan tayo ng aral ng Saduceo ang ito. At ito yung ating nakabing sa ating mga buhay. At ito nangyari yun dito sa panahon natin, meron din ganyan, di ba? Nakinig sa ibang araw. At ano nangyari? Na-influensyahan. Tumatingin yung pag-inig sa Iglesia ng Diyos sa ibang halos sa ibang araw. Kaya pag-inig natin, yung hindi rin na ito lang sa ating kapanungan, hindi pa rin mawala upang ang tao ay siya'y napahama. Kaya pag-aaral natin kung ano yung dumarating sa ating buhay na nagbibigay influence sa ating para tayo ay tinuloy sa ating Panginoon. Hindi sa ating mga kapitahay, di ba? Ang kanyang mga religion. Tingnan natin yung ating sinusap na araw sa ating Panginoon. Sabi niya na what we read, see, and hear, influence us. Kaya kung ano naman yung ating nababasa, may influence na tayo, di ba? Pag nagbasa ka ng news, may influence na ka, magsabi ka ng hindi rin parang hindi maganda sa mga Kristiyana, di ba? Kung inabot na nabasa ng Diyos, kasi hindi mo po pa, di ba? Yung isang masamang gawa ng isang tao, pag nabasa niya, na-ituloy siya sa na-ikos din yun, yung gawa ng tao na yun, di ba? Kaya masing nagagawa na ituloy siya eh. Kung ano yung nababasa niya, nagkakawa siya po kusyon, kahit hindi naman maganda, ang result, isang hindi namin hindi namin mga mga tapos yung mga nakikita, di ba?
milik gereja hanya menyaksikan. Mari mengajar dengan mengapa ini kan mengapa apa apa kita siapa yang berkait saat ini mengapa untuk mengapa ini influensia dan mengapa ini hati tidak berbuat bukan mengapa ini tidak berbuat jadi kan saya telefon dalam hal mengapa berbuat jadi kan ang lahat na lang, makikita mo. Maligigit sa internet. And you can see, and there is a mirror. Ang ito ni Fred, na binandiyan. At yung ating gallery, ay ang tinituloy na yung ating gallery. Diba? Kaya na pag-inarit tayo, kung tayo maging ma-influence na, masama, sama-sama kumpis na kabuti kasi yung nalawin natin dito masama. Dito may influence na tayo sa mga video. Kaya dito yung influence na yan ay pinagingin na tayo ng ating Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 23 verse 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay iyon siya tumakain pa at umiinom pa. Sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. No, kaya, hindi tayo. Alam natin, kaibigan natin, hindi pala. Hindi pa yung kapal niya tayo. Kumakain ka, kasalo niya. Pero yung pag-iisip pala niya, wala sa iyo. Kaya yung kikilip mo rin. Habang tayo makakainas dyan, mura na natin. Sapagkat yun ang dadala sa ating nakapayamahan. Kaya nga yun ang kapangyarihan ng influensya nito ang ating pinag-aaralan. At pangalawang influensya, tamagong ikaw yung napakaganda, yung righteous influence. Kaya ang umuwi natin, narapayang, para sa tayong gumagawa ng gospel. Each day, what chapter of our life, yung ating ginagawa. Kami nga yung mga yung what to do. The words that you say. Sarili nyo naman, kapala yan eh. Sarili nito. Yung sabi nga nabuksan ang mga aklat. Ibig sabihin, hindi lang isang aklat ang nabuksan doon. Ito sa chapter 18 na ito yung revelation nun. At ang isang aklat doon yung ginawa natin yung nakakala. The words what we say, kumaga sabi ng Biblia, ang dumati yung sinabi ng mga kabuhayan ay magtutuloy. Nahanap ka ng Diyos. Kaya yung sabi ka pa, pwede pala tayo mapahamit eh. Kaya yun yung this way, yung tayo ay ginagawa ng isang libro. At dati nga, what word that we say, yung read what to write. Okay, nababasa ng mga tao ngayon sinusulat. Ano yung sa tao ngayon? Napakadali na lang na mga yung tao ni Pag nila nagusulat ng mga aming nanay. Halos isang buong bago dumating. At pag wala dumadating na sulat, nire-review ko yung mga sulat ng nanay ko kasi minsan na mahumsik eh. Pero may napakadali na lang, di ba? If you are a medic, then send it. Nababasa na, nandunin sa lupit o sa nandabalot ng mundo. What to look at na niya, what to work, what to write, and read, and to work. Diba? Kaya lang ang ating sinusulat ay nababasa ng mga tao. Whether it's ancient or true, sabi niya, what is the word that according to you? Kaya makikita natin kung wala kabulasan o faithless, kung ano yung kabulan na ating sinasabi. Ano natin isang lot? Kasi mapapasa lang ng mga tao. Maaaring sumabi niyo, may influence lang sila, di ba? Maaaring dahil sa bagay na ginawa natin,
Declaration ng mata ko, hindi niya rin maganda ang resulta. Sabi niya na din siya, sabi niya yung kasabihan, testo, mistake, kasi yung mga nasa, sabi na din niya, papamantriin niyo ang inyong mga salita, di ba? Sabi makupat kayo sa pananalita na yun, kaya sa pagkakari. Magbukat kayo sa pananalita. Kaya, ako ito yung righteous influence, napakaganda. Alam nyo, sa bagay yung magandang influence, yung mother influence your daughter, and the mother influence your son. Dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi niya rito, na inaalala ko ang pananamparata na hindi makumari na nasa iyo, na namamaraming mula kay Lloyda, na hindi lang at kay Lloyd na iyo man na, na hindi na, at ako'y naniniwala ang lumos na iyo rin na. Ito yung simulatan ni Pablo ni Timoteo, yung kailan lang, lalang pa ni Timoteo, si Lloyda, at sa kanyang nanay na si Lloyd. Laging pangandang si Lloyd sa kay Timoteo sa kanyang parataya. Alam nyo, bata pa lang si Timoteo, na influensahan na siya ng kanyang nanay at ng kanyang beta. Kaya tayo mga magulang, dapat na influensahan natin ng ating mga anak. Maliit pa lang sila, influensahan natin sila ng magandang influence, righteous influence. Sapagat din yung nakikita sa atin eh. Diba? May influence natin sila kung ano yung ating ginagawa. Pero may ginagawa natin na hindi maganda, may influence natin sila na hindi maganda. Parang yung kwento na sabi, yung dumating yung mga niningin, niningin ng utang. Sasabihin yung nanay, anak, huwag mo sasabihin natin ako. Datang sa utang. Kaya sabihin niya, wala po ang nanay ko dito, sabi niya. Kaya yung mga sabi ko nga rin ang sinabi, di ba? Kasi yung ikaw yung dyan ang nanay niya, kaya yung anak. At ito, kung ano ang sinabi. Pero ang nanay, yung ikaw yung dyan ang kanyang anak, sa mga dyan pag-ugali, hindi namin pag-ugali, kasi pag may manay, labi niya eh. Makita mo yung anak niya, gano'n na din. Diba? Pag may buto sa ngayon niya, pati ka, may makita mo rin yung anak mo. Kasi may ituloy sa salita ng ano eh. Mahintin siya sa pagiging ng tatay. Sinabi rin dito eh, hindi lang nanay, hindi yung tatay. May ituloy na naman yung kanyang anak. Diba? Kung yung tatay mag-iinom, sabihin ng tatay, hindi mo ko ng isang sigarilyo. Diba? Eh, yung bata, na-influensya ng pag-uwi ng sigarilyo, pag-uwi ng hindi na yung sigarilyo, na-influensya na, hindi ka rin yun ang mga mas, diba? Hindi ko yun ang eh. Kaya tayo, salamat sa mga kapi ng pag natin ating Panginoon, na-influensya natin ang ating mga anak sa magandang asan. Sa magandang pag-uwi, kahit hindi pa sila tumatanggap sa Panginoon, makapagpapa lang sila. So, kung ako naman tayo, yung ating mga anak, alam natin, kailangan ng gabay, magbawa ko siya sa akin. Kung makita natin, yung anak ko, anak ng magbawa ko siya, mayroon, gawin mo natin, ikawin natin sila ang ating mga anak din. Di ba? Kasi, pag sinabi, no? Pagbaya ako niya, anak ni Manny, eh. Di ba? Alam niya, dito sa iglesia ng Diyos, pamilya tayo eh. Tayo no? Tayo yung mga sama-sama sa kabilang buhay. Hindi ka sabi na hindi ka pupunta sa langit nang ikaw lang mag-isa, di ba? May influence, di ba? Influence eh. Diba? Kung hindi mo na influensyahan yung mga nakikita mo yung hindi ko doon na ginagawa. Kaya ka sa mahapot ito, napakulang yung righteous influence ng nanay sa kanyang anak o ng tatay sa kanyang anak na lalaki. Yan ang mga white influence.
dibuat apa? Kita sa perfect dan tak perfect. Mesuami sekali yang lain dia nak kena mana? Asal bawa apa sahaja kerja sehingga mencari kali ini asal. Upah pemanggilan ini cuma 5 salita. Ini mengambil karya yang orang cerita. Kalau kita mau bagi, dan kami ingin asal bawa sebabkan sejumlah sejumlah orang yang ingin menjadi patok di depan itu orang asalwa negeri atau bangkar sepami namun ini jadi juga tentang yang berlebihan menginginkan asalwa kalau mula pakai asalwa ini rumah asalwa ini. Jadi nanti kerajaan yang masih memasalah selain ini baru kembali. Jadi kami bapak kesana lebih tinggal lagi. Yang pertama kali hukum berasalah di kerajaannya. Di kerajaan saya tak bisa bisa bapak tu kalau jangan om di kalau menjadi lahan, di sini kehinaan tidak bagian. Mengikuti kehendak kayu dengan ibadat puri saat ini panginon. Bagi yang berbuat saat ini bukan. Nah, mengharapkan kayu belum. Jadi mana yang kita ingin sebuah orang? Nanti saya tiba dulu. Napa kata hari bawah yang mengikuti kehendak kayu bukan. Kau kalau saya ingin nanti mengenai mengharapkan mesti boleh bagi kita mengenai. Karena cara berlaku bersama berbaca buka, maka itu saja nama mata orang katakan kesaksian di panggung. Makin apa kerja kerja, nanti semuanya jauh, bisa jauh mana semua sakitnya yang satu lain terjadi di sini. Dan apa sih yang harus dilakukan? Harus saya sesak. Di mana? Kamunya sama kamu, ini mengalami kepala karena agar tidak bersama kembali. Kemudian yang bagus sama pegelak bayi tidak sama tahu ini sama tahu ini sama kepala kalau kita belum naik hayat ada pemenangan kami ini tulisnya ini sama tahu. Nah, okey, mengapa takut? Nantinya orang Muhammad ini yang orang apa pengamat di lubang kayam. Kita itu malah ini takut. Jadi sebaliknya yang menangis api takut, api panggung. Sampai sana kita jadi, tiba mengapa lagi panggung, tiba. Nah, ini mengapa? Itulah yang hanya, itu mahalus kita si Fadil Sira, mahalus kita yang awis ini yang lagi panggungan hari ini yang memang juga yang itu yang ada yang tadi yang melalui kami, para kami kali tak tapi memang nah itulah yang hanya kemudian yang menikmati si Fadil dapat di Indonesia. Kaya doon sa bahay doon ka ng inupahan. Ano mo pala si Pablo? Marami doon siya ng influensya. Tinumuntahin siya ng mga tao. Kaya nga sa natin ito, na meron pa ito si Pablo. At isa pa, hindi ako mandali na doon si Pablo. Hindi na natin ito. Kung mas pala ito, maging magandang influensya sa ano. Bakit? Ano sabi nga? Wala ito ni Pablo. Saya bagi asin. Ini ditulis dalam ating panggung keisang asin. Ini saya ditulis sama 2.5.30. Kalau asin yang lupa, mungkin pun asin itu mengganti. Ano ang ipapakalat? Wala nang lupa kundi. Ano? Wala nang kabuluhan kundi. Upang kita pun menyebabkan kejurangan ng mga tao. Kaya kung hindi na tayo ditulis siya sa tuntung ito, wala na tayong saysay sabi ng ating Panginoon. Hindi ka na pwedeng pang-preserve kasi yung food is to be, ano, to preserve the food, di ba?
Eh, pagkain, nung wala refrigerator, pag niyasin ka, nag-refrigerator niya pagkain. Kasi pag mamatay kami ng baka o hayop, pag pinaka na niya, kaya na kasi pinibilad sa araw, matagal pa. Ngayon po tayo asin ng mundo nito, mga kailaway na tayo. Ngayon po may hindi na tayo asin, wala nang kapulang tayo ng mundo buhay. Ng mundo nito, kung kaya para na tayo hiruyurahan ng mga tao, hindi mo yurahan, hindi yung pagkatao mo yurahan ng mga tao dahil ba't ito yung diba? Na tinatakwil ka na nandito na pero kung tayo asin pa kaya pag-ingatan natin yung alat natin dahil matanda na may asin ka pa rin, may alat ka pa rin bak, sabi ni Miriam. Ibig sabihin ko naman ka, matanda ka na, may alat ka pa rin. Wala ka ng kwenta, di ba? Kasi yung pagkukong mo lang ng matanda ka yan, di ba? Kahit hindi ka na maka, kahit patulog-tulog ka dyan, di ba? Ano ka? Di ba? Kahit nilalang yung mga anak, huwag ka pa rin ng panimbahan. Di mo si Lolo, di ba? Di ba dahil hindi kita salita, di ba? Hindi siya umaabi, okay lang, nakikinig. No? Isa siya pa yung gising sa atin, di ba? At siya yung may pakinig, talaga pinapakinig yung salita ng Panginoon. Isa siya may alam sa sinulo, di ba? Ang pinag-serve, di ba? Nagiging-influensya niya sa ating kalagitnaan. Ano pa yung ikaw? We are a community sabi niya sa 14, may 14 kayo ang ilaw na sa timutan ang isang palang na tatayo at ibabaw ang isang mundo ay hindi naikatako sa 16 sabi na luwag lumiwan ang ibigay ng inyong ilaw sa lahat sa mga tao upang makakita nila ang ilang mabubuting gawa at kanilang mula natiin ang inyong ama na nasa langit makakamilang na kami yung ilaw. Ngayon, pag umasok ka sa bahay, ikaw ang ilaw, makikita ka, di ba? Kaya kung saan na tayo narot-turot ng mundo nito, hindi tayo ng minamahal, hindi tayo pakikinan. Hindi yung paglabas natin ang ating bahay o ang ating salambahan. Hindi na sa isang lugar na tayo, hindi na tayo pakikinan. Magpapares natin ang pakikinan. No, pagyan natin yung minamahal na ating Panginoon. Hindi yung hubad natin. Ang hubad na yung pinagawa mo, yung tingatago mo. Eh, ano naman? Hindi siya lang ako dito, wala naman nakakita. Pero hindi mo nalika ng Panginoon siya sa isang hubad na yan para maging ilaw na, di ba? Eh, kung ano nang ilaw na yan, ang lumiliwan, ha? Hindi yung pagkanggap-hanggap. Kasi baka tayo na rin sa nasun sila, di ba? Na hindi mo siya na influence na kahit parang ang palata, pagkaya mo ba? Kaya yung influence natin, napakahalaga sa mundo nito. Sa ating buhay, pwede natin yung influence ng tao makahama. O makapili na ang ating Panginoon. Sa tingnan yung influence natin, mapinihanggang sa tayo ng matay. Alam niya, sabi niya, influence life does not carry our death. Dito na tayo sa pamuli. Dito niyo? Katapos ng matay. Dito sa Revelation 14:13 na sinabi niya, kaya dito lang matay tayo. Meron pa rin tayo ng ating. Meron pa rin tayo ng ating, sabi niya. Dito na yung sa 14:13 na dito rito. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, itulad mo, mapapalad at mapatay ng mga matay na sa Panginoon. Mula pa ngayon, oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mahagbahay na sa kanilang mga gawa at pagkat ng kanilang mga gawa ay isuro na doon sa kanila. Pag ipag magagawa ng mga gawa ng mga ganda, turo na doon sa iyo. Diba? Susunod sa iyo. Kaya, ang tao pa tayo na pinag-uusapan pa rin siya, ha? Ano yung Spirit of Prayer?
Kasi parang natin yung DRM di Kipasay. Alam mo, kasi naging maganda ng halimbawa, di ba? Ang pamumalakad. Yung mga gawa niya, tumulong naman sa kanya, di ba? Yung kanya mga yung mga magandang halimbawa ng pagiging panunukulan, di ba? Hindi sila pakinabahan yung mga nabubuhay pa, di ba? Saka ganyan tayo, di ba? Hindi nyo sabihin tayo, pag-uwi naman. Hindi nyo sabihin sa mga Kristiyano, dapat hindi. Na tayo, sa nabubuhay, naging halimbawa sa na-influensya tayo sa kabutihan, at maging sa kamatayan, yung influensya ng ating buhay, napikipapain dito sa mundo nito. Diba? Hindi nyo mamatay, yung influensya ng ating ginagawa. Kaya nga, sana kong ito. Kung tayo na influensya, at isang hindi magandang influensya, inapit natin sa Panginoon. No? At kung gusto natin maging influensya tayo, sa bawat kamot na tuloy tayo, napitan namin natin ang ating Panginoon. Huwag tayo susuko. Sa pagkatang mga ito, kung ang pulo ng influenza ay kahit ang kapunta. No? Ang puno. At kung hindi tayo magiging maingat, ang mga mahal, maaaring siya tayo. No? Hindi tayo makakatapos sa Panginoon na hindi niya tayo ng reward. Sabi na ng Panginoon, isang basok tubi, nabili mo sa pangalang malagay. Yung guilty. Nakakabalag Diyos. Ilang mo pa yung influensya natin maganda. Yung influensya sa hanggang Diyos. Kaya masahabang ito, nakakabalag ng nais ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo nabubuhay na parabot ng wala lang. Ngayon nakamapit sa ating pagdala natin. Wala nila kundi ang ating Panginoon. At hindi tayo makapagtatago sa Kanya. At hindi rin tayo tumusihan ng ibang tao kung tama yung ating ginagawa. Hindi natin may tatago, may tago mo namin sa Diyos at sa tao, sa Diyos hindi natin ginagawa. Kung Diyos ang pakto sa atin, Wala tayong iisipin. Diba? Ay tanong sabihin sa atin, gusto sa Panginoon, ako, na ating ginagawa. Di tayo kailangan sa Twitter, di ba? Di natin kayo ipagtampo yung ating sarili kung alam natin ang bayan ato sa ating Panginoon. Hindi natin yung nasa ng ating puso, yung ating ginagawa. Diba? Hindi natin dapat yung isang bagay na yung nahihit na para sa iba, pero para sa ating Panginoon. Kaya ito rin habang tayong buhay lang niya. Ang mulat na may mulat na tayo ng magagal ng asa na pag-ugali at alam mo may mulat na hindi maganda nilawa natin ang minamahal. Parang isang tayong nakapapit, di ba? May isang bulok na tumangin dyan, makakakalang may tuloy sa sila, mabulok na sila lahat. Na habang hindi ko parang bulok, bulok sila dyan, diba? Magkang malatigit. May tuloy sa mga ng bagay na hindi maganda. Kaya hinahal tayo sa ating Panginoon. Yung magpagamahal ng Panginoon, may hindi sa pinahindi pa tayo sa pagmamahal niya. Diba? Hindi natin naisip kung wala pang asa yung Panginoon. Diba? Ginagamit ka niya ng pagsasakit sa cross, di ba? Ano niya natin pa ngayon sa maganda ng halimbawa, yung nasa cross siya, pinagpulagas niya, pinagpulagaan siya ng mga tao, mahirap pa kanya, di ba? Pero ang pinagamit niya, katawan niya sila. Napaklap si Lisa na nangangang kanya ng ginagawa. Diba? Yung mga gawa na natin Panginoon, pagaling siya, di ba? Yung isang kong may kita, pinagaling ng Panginoon.
Pero hindi kita kailangan yung siya, di ba? Kung may ginagawa natin, hindi madumapalik sa atin. Tingnan natin ang ating Panginoon, di ba? Nakaraw siya, di ba? Nakatotohanan. Pero, katotohanan sinasabi niya, pinabubulaanan. Di ba? Ang mga tao. Kaya nga lahat ng bagay sa ating buhay, ikutan natin yung sa karanasan natin, Panginoon. Siguro, wala pa sa kahintingan, di ba? Nagbigay natin na ang paliwan ng bahay ng Panginoon. Wala sa kahintingan ng life mo, nagkabi sa Biblia. Makumula tayo sa trabaho. Ating Panginoon, naging karpintero siya, di ba? Para ng pagbuhay. Kaya kung natin dito sa masabi sa ating buhay, naging natin ikontero sa ating Panginoon. Di ba? May nangyayari kayo ngayon. Ikumpara din sa nangyayari sa ating Panginoon. Wala, di ba? Wala pa sa kapiting. Yung dinaranas natin, pag-uusik, kung pag-uusik man, walang may lutong na sa pag-uusik na naranasan ng ating Panginoon. Kaya ikulit, hindi makatapos niya. Maganda, ikulit niya yan. May nanti sa atin. Ay buhay sa tayo. Ma-enjoy na lang tayo ng mga isang sa ating Panginoon. Ang pagkita, di ba? May ikat tayo sa pagkita. Damit sa kaya. Pag ito ang Panginoon natin sa inyo sa mga kaya sa mga natin na di buhay. Para si Pedro, di ba? Makita niya yung malaking araw. Yung isang kanya ng sisi. Maganda ang manalig ng dobro sa Panginoon. Kaya yung mga kaya sa yan, dobro-tok ba, dumating sa atin? Tumang ang para tayo sa ating Panginoon. Tatawin natin siya. Kapag sabi nga, ako yung talupay, ako yung naman pagkakalupay. At yung Panginoon, kung may iwal sa amin, kaya may iwalay sa Panginoon pag may pagsubok na lumabing wala tayong magagawa. Nagawin, ikulit, natin yung maghahanan na natin sa ating mga boses. Nawa, ang ikulit na ito ng ating Panginoon na hindi maghahanan sa atin. Kaya salamat sa Panginoon na may kumintahan na ating paghahanan na may tulog na natin ng araw na hindi magpapanas na ay sumayon mo rin. Ang dahil sa malamit, ang dahil sa pagkali. Salamat sa iyo at sa iyo ang sinapasok ngayon sa kahit pangalan na aming Panginoon. Amen.